James Wiseman, out na ngayong season. 11,000 career points ni Devin Booker at Anthony Davis, makakabalik na sa Los Angeles Lakers. Yan ang update natin ngayon, mga Lods. Ngunit bago ang lahat, ay huwag nyo munang kakalimutang mag-like and subscribe for more NBA updates. Salamat po. Matapos nga ng paghahanda ng Golden State Warriors para sa season na ito, kaabang-abang nga dito ang pagbabalik ni James Wiseman. Sa mga rehab nga na pinagdaanan ng former number 2 pick ng Warriors, ine-expect nga dito ng Warriors na makakabalik nga ito ngayong playoffs. Ngunit sa kasamaang palad, sa 3 games nga niyang nilaro sa G-League ng Santa Cruz Warriors, nagkaroon nga siya dito ng setback sa kanyang injury. At kanina, nilinaw na nga mismo ng Golden State Warriors na opisyal na ngang hindi makakapaglaro si James Wiseman ngayong season. Expect na nga natin sa team ng Warriors na sasabak nga sila ngayong playoffs na nag-iisa lang ang kanilang center. At maaaring umasa nga sila sa kanilang small ball lineup. At malaki pa nga rin ang tiwala ni Steve Kerr na hindi nga nila kakailanganin pang kumuha pa ng isang center upang mapunan nga dito ang pagkawala sa lineup ni James Wiseman. Kayo mga Lods, sang-ayon ba kayo sa plano ng Golden State Warriors? Comment down below lang mga Lods. At tumungo naman tayo kay Devin Booker. Sa game nga ng Phoenix Suns laban sa Minnesota Timberwolves, opisyal na nga niya ditong naabot ang 11,000 points sa kanyang karir. At nasa pang-apat nga siya na pwesto sa pinakabatang player sa kasaysayan ng NBA na nakaabot ng ganitong milestone. Sa likod nga lang yan ni LeBron James, Kevin Durant at Kobe Bryant. At matapos nga lang na milestone na kanyang naabot, agad naman itong umiscore ng 49 points laban naman yan sa Denver Nuggets. At kasabay nga nito ang pagbabalik ni Chris Paul sa lineup ng Phoenix Suns. Sa pagbabalik nga dito ni Chris Paul, siya nga dito ay nakapagtala na 17 points, 4 rebounds at 13 assists. Sa ngayon nga ay pinangungunahan nga nila ngayon ang buong NBA pagdating sa standings. At sila nga ngayon ay may record na 60 wins at 14 losses. At sa huling balita naman tayo, ayon nga sa isang insiders ng ESPN, posible na nga makabalik si Anthony Davis sa lineup ng Los Angeles Lakers in a couple of weeks. At kung magiging maganda nga daw dito ang progress ni Anthony Davis sa kanyang rehab, posibleng makapaglaro na nga ito first week ng April. Napakagandang balita nga to para sa mga Lakers fans. At malaking tulong nga din dito ang pagbabalik ni Anthony Davis para sa gaganaping play-in tournament. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, isubscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.